Okay, so i-connect na natin siya ngayon sa ating monitor. Wait lang po, ipa-power on lang natin yung ating Orange Pi. All right. So ayan na. Okay. Hopefully, yan, medyo ilaw na, umilaw na po yung ating unit, yung Orange Pi PC. So, hintayin na lang natin sa ating monitor lumabas. Yan. Tingnan natin kung kita mismo sa, yan, okay. So, ayan na siya. Alright. Ayan yung kulay ng aking monitor, no? Kasi yung reflection ng ilaw. Ano? So, ayan. So, normal boot, yan po yung ating in-install na focal desktop para sa ating Orange Pi PC. Alright. So, kakabit ko lang yung aking mouse. Mouse po muna. Ayan. Okay, so medyo maliit yung screen, ano? Kasi inaano lang natin siya sa ating dinedemo natin yung actual. So mamaya po gagamit tayo ng yung meron tayong screen recorder para mas malinaw niyo makita yung mga operating system. O yung laman ng operating system. Ayan, so ito yung mouse natin ngayon. Gawin ko siguro i-zoom ko na lang. Yan, para kita nyo. Taas natin ng konti. Medyo tabingi lang. Zoom pa natin konti. Yan, tabingi lang. Yan. Okay, so meron tayo dyan yung application, run program, terminal, emulator, then file manager, mail reader, web browser. So try natin yung web browser. Sige, pero mamaya na. Settings tayo. Ayan, pwede kayong magbago ng display, appearance, Bluetooth. Ayan, may Bluetooth pala eh. Adapters, Bluetooth manager. So, pwede yung ating IR port as acting as Bluetooth. No? Then, ating application finder, development, and Genie. Ito yung pang-edit ng picture. No? Genie test graphics, internet, o Firefox, web browser, multimedia, MPB, media player. Ayan. Office, wala pa tayo yung libre office. Okay, so tuturo natin paano install yan. So try muna natin isa sa malaga yung ating internet browser. Okay, tingnan natin kung okay yung sa internet. Ayan. So naklik ko naman ano. Ayan. So yun lang, medyo mabagal talaga. Pagdating dito sa Orange Pi, hindi natin siya pwedeng hindi natin pwedeng expect na mabilis siya kagaya ng mga normal computer, no? So, ang maganda lang is magagamit natin siya for mga documents, no? Online. So wala pa akong kakabit ko muna yung keyboard natin. Okay, so wait lang po. Kinakabit ko yung keyboard. Ayan. Yan, tapos tingnan ko kung gumagana yung keyboard natin. Ayan, so tatype ko lang dito. Just click natin YouTube. Yan, yun, naka-caps lock po ako. So, click natin. So, mabilis naman yung ano niya, no? Yung pag-tawag dito, yung, yan, yung pag-execute. Yan, so, bilis din yung response ng mouse. Yan, so biruin nyo sa halagang 1,000 plus. Tapos magkakaroon kayo ng desktop. Okay, so hindi naman kaagad ito nasisira. So wag lang mapabagsak o kaya wala nang patayan. O kaya mahina yung power. Ayan, so medyo mabagal lang talaga yung loading. No? Lalo na kung, ayan. Alright, so try natin itong NBA. No? Kasi ito mahalaga talaga to once na meron tayong desktop. Madalas tayong mag-research, no? Madalas tayong gumamit ng mga
bagay sa online. So, naklik ko ba? Parang hindi. Ayan. So, naklik ko na kasi gumawa na sa task. Ayan. Medyo matagal lang talaga mag-load. Ayan. Alright. At siyempre, sa pag nagpunta tayo ng YouTube, eh, walang katapusang ano yan. Walang katapusang tawag dito. Mga commercial, lalo na ang gamit natin is Firefox, hindi siya Google. So, mas matagal yung mas matagal yung kanyang commercials. Pero pansin niyo sa yung video niya is okay naman eh, oh. No, okay naman yung video niya, mabilis. Hindi kagaya doon sa sa Armbian, kasi meron tayong ganito Armbian. Armbian ang ininstall natin. Ayan, no. So hindi natin marinig ngayon yung sound kasi hindi ko pa kinonek yung speaker. Nasa likod kasi yung speaker. Pero tatry ko siya na i-connect si speaker para marinig nyo. No? Pero as of now, ay ito, no, yung ating, so tingnan natin kung masisira ba siya pag nag-scroll up, scroll down tayo. So far, nabagal siya. No, nabagal siya pagka nag-scroll up, scroll down tayo. Yan, try natin i-full screen. Ating na muna pala natin kung ano yung ano niya, kung ano yung tawag dito, yung settings ng wala. Yun. Click natin. Yun lang. So, medyo matagal mag-respond. Tingnan natin. Ayan. Dahil nga yung ating memory na built-in ay 1 GB at the same time naka-shared pa siya, no? Okay. So, tingnan natin. Hindi na gana tong part na to, no? Ayan. So, siguro zoom natin. Okay. Mukhang mag-zoom na siya. Mag-full screen. Ayan. So, medyo laggy siya pag full screen. No? So, okay. Medyo laggy siya pag full screen. Naku, naka-HD pala eh. Kasi yung settings once na naka HD ay mabagal talaga. Ito may papansin nyo naka red, so kailangan ay hindi siya naka full. Sige, i-reload natin. Hindi siya nagpa-function kagad eh, no? So ayan, reload natin. Tingnan natin kung mag-reload. Na kung makakuha kayo ng ibang mga, try natin. I-close na nga natin muna to isa. Yan. Para try natin DuckDuckGo, no? DuckDuck. Yan. DuckDuckGo. Nasa baba na, no? Yan ay isang ano rin. Isang magandang tawag dyan yung browser. Try natin. Yan. Add DuckDuckGo to Firefox. Install nga natin to, DuckDuckGo. Okay, so tingnan natin, medyo lumiwanag. Add natin. Privacy, okay, got it. Yan. So, nasaan si DuckDuckGo? Yan. So, start searching tayo. Oh, mukhang mas mabilis to mag-respond, no? Start searching, yan. Alright, kasi wala na siyang mga additional features. Yan, so, try natin dito mag-YouTube. YouTube tayo. Nakakaps pa din ako. So, yung gumagana ngayon is DuckDuckGo, hindi na yung Firefox. Try natin kung okay yung, pero yung ano niya, yung ginagamit niyang engine, ewan ko lang kung Firefox pa din. Tingnan natin.
May shortcut ba siyang ginawa dito sa ating application? Accessories, settings, wala, no? Ano nakalagay? So, hintayin natin. Meron bang DuckDuckGo na na-install? Wala naman, wala. Ayan, so. Ayan, so, ganun pa rin. Medyo mabagal. Okay, try natin to. Crossovers. Ayan, try natin to. No, so, wala pa rin tayong sound. Tatry natin, itatry ko sa speaker, no, para makita ninyo. So, as of now, hindi ko pa na-connect kasi nasa likod ng ating computer na isa. So, kailangan kong kalasin pa yon, no? Yung pinakalikod, nakatago kasi siya. So, in other words, hindi ko siya kagad may ko-connect. And so, tingnan natin kung ano mangyayari. Medyo matagal talaga mag-load. Ayan. So, ang best pa rin kung kayo ay manonood ng YouTube at kayo ay may wireless, best pa rin yung sa ano, sa cellphone kasi ang cellphone talaga Android ng gamit noon eh. Android, hindi siya pang desktop, built siya para sa mga small smartphones o smartphones. So, ito is para lang just in case kung gusto niyo lang mag YouTube, gamit ito. At least makikita ninyo yung tawag diyan yung speed ng video, mas okay itong sa focal desktop. Ayan lang, marami nga lang commercial, no, na mula sa YouTube. Ayan, so maghihintay talaga. Okay, so ayan, meron pa isang commercial, madaming commercial ngayon ng YouTube. Ayan, no, ang reason kasi ang gamit natin na browser ay hindi Google. So meron tayong Chromium para sa Linux, no, yung Google Chromium, pwede nyo rin i-install dito. No, tagal, ano? Yan, mabilis mo to, ano, ilang minuto yan? 1 minute din halos, ano? So, yan yung kaibahan pagka naka-Google Chrome tayo. So, pwede nyo i-install dito yung Chromium. Skip ad. Yan. Okay naman, mabilis din, no? Ayos naman. O, medyo nag-blurred siya. Nagbago siya ng, ano, ng, pero yung speed ng play, okay, so tumigil. So, dito pwede mo kasi siya iset dito, eh. Tingnan natin. No, minsan na-chechempuan niya. So, kasi ito ay connected sa internet. Pero yung sinasabi natin yung pag nag-play ka ng ano ng dito ng YouTube video is okay. So yun yung pinaka-point natin. Medyo matagal lang talaga. No? So tingnan natin habang nagpi-play tayo kung dito sa kabila. Yan, tapos mag-open tayo ng Genie. Sana yun? Accessories. O kaya may ginagawa tayong iba, no? Ano ba, internet? Multimedia, office. Nasaan yung Genie kanina? Development. Eto, Genie. Tingnan natin kung magpiplay pa rin na maayos yung ating YouTube. So, pwede siguro dyan yung mga mababa lang yung pixel, no, na ating okay naman. No, okay naman siya. Nagpiplay pa rin sa background din. Create tayo ng Genie. Open tayo ng bago. So, ayan. So, sa multitasking talaga, hindi mo maasahan tong ano na to, itong yung video part niya, no? Ayan. So, ayan. So, okay naman play niya, no? Ayan. Okay. So, ang gagawin natin sa ngayon ay i-post ko muna to, then kakabit ko yung speaker, then tingnan natin kung paano natin. Itatry ko pala mag-play dito ng mga video like MP4. Tingnan natin sa susunod na lesson. Okay? So, sige.
dito muna tayo mag-stop. Then, tutuloy natin sa next lesson. Alright po. Bye-bye po.